Закрой глаза скорее, кто-то ходит двери. Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangalabot sa ating lahat. Okay guys, so ayan, so I'm here, I'm back. So thank you sa lahat ng mga nagsabi na okay lang sa kanila na makamiss ako ng isang araw, ganyan. So pasensya na talagang sobrang naging masama lang talaga yung mga pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Since, ayun nga, sobra kasing daming gawa sa office and then maagang pumapasok tapos nag-OT and then 2 oras lang ang tulog, ganyan, or 3. So medyo nakaka-apekto sa health ko yun since diabetic din kasi ako sa mga hindi nakakaalam. So ayun. Pero yun nga, so ang maganda dito, nakagawa na ako ulit ng video and then ito. So hindi ako makakapayag na may mamiss ako na isang araw. So ang mangyayari nito, immediately after this video, may makikita na naman kayo ng panibagong video, okay? So ayun, so ganun ko kayo kamahal, hindi ako talaga makakapayag na talagang mabitin kayo or what. So meron pa rin po tayong video na susunod immediately after this. Baka nga sabay sila halos ma-upload. We'll never know. Pero yun. Okay, hindi ko na masyado patatagalin kasi I know na excited kayo malaman kung ano yung mga napili kong stories na ilahad sa inyo ngayong gabi. So, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hi, Clark. Isa ako sa mga avid subscribers mo dito sa iyong channel. Inaabangan ko rin ang mga uploads mo bawat araw dito sa office. Personal email ko ang gamit ko para sa pag-email sa'yo. Kaya sana itago mo na lang ang aking identity. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ika para medyo close na rin sa pangalan ko. Bata pa lang ako ay marami na akong nararamdaman na mga kakaiba. Pero wala akong napagsasabihan tungkol dito kasi baka isipin nila na nababaliw na ako. Kaya naman natuwa talaga ako sa channel mo kasi nararamdaman ko na hindi lang pala ako nag-iisa. Ang kwentong ito ay never ko makakalimutan hanggang sa tumanda na ako. Year 2014, pumunta ako ng Dubai para magtrabaho sa company ng tito ko. Since tourist visa lang ang visa ko that time, nirequire ako na mag-exit sa Kish Island sa Iran kung saan nag-exit ang karamihan sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa Dubai. Sabi ng tito ko, airport to airport lang daw ang exit ko. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-stay ng matagal doon. At dahil nga alam po na hindi naman ako magtatagal sa Kish, kaunting damit saka laptop lang ang laman ng maleta ko noon. Pagdating ko ng Kish, marami akong naging kaibigan ng mga Pilipina din. Naging friends kami kaagad, especially ni Dina. Hindi niya tunay na pangalan. Pagdating ko doon ay hindi ko inaasahan na magkakaproblema pala sa visa ko kaya magtatagal pa ako doon. Sobrang lungkot ko nung time na yun. Nung nag-check-in ako sa kwarto namin, marami kaming mga nasa labas at magkakatapat ang kama. Okay naman at mababait naman sila sa akin. Ang bed ni Dina at ang bed ko ay pinagtabi namin dahil parehas kaming hindi sanay na walang katabi sa aming kama. Unang gabi pa lang ay may naramdaman na akong kakaiba. Pagkatapos ko manood ng movie doon sa laptop ko, humiga na ako. Pero kakapikit ko pa lang ng mata ko, may naramdaman na ako na gumalaw sa aking kama. Alam ko na hindi lindol kasi dahan-dahan ang paggalaw ng kama ko at may lamingit-ngit akong narinig kaya alam ko na hindi yun guni-guni ko lang. Nagdasal ako ng Our Father tapos nawala din siya. Pero pagdating ng 2 a.m, mga kaluskos naman ng plastic na parang hinahalungkot sa loob ng plastic ang narinig ko.
Alam ko na wala nang gising sa amin kasi patay lahat ng ilaw sa kwarto at tanging tunog na lang ng aircon sa kanang bahagi ng kama ang aking naririnig. Nagtalukbong ako ng kumot dahil sa takot at hindi na ako nakatulog ulit hanggang sa mag-umaga. Kinaumagahan, nagtanong ako kay Ate Maddie, yung pinakamatagal na sa hotel. Mayora ang tawag sa kanya kasi pag matagal ka na doon, doon ka na mag-i-stay sa isang kwarto sa hotel na may 4 na bed na magkakatabi sa loob. Sabi ko, may nararamdaman din ba siya doon? Sumagot naman si Ate Maddie na meron at huwag akong mag-alala kasi baka winelcome lang daw ako dahil nga bagong dating lang ako. Ako naman that time, hindi ko nalang pinansin yung mga naranasan kong noon nakaraang gabi, kaya nung bandang 12 na ng tanghali, nag-ready na ako para maligo. Nasa kasarapan na ako ng pagliligo, pero biglang namatay ang gripo, pati na rin yung shower. Nang akmang hahawakan ko na yung handle ng gripo, bigla ulit bumalik yung tulo ng gripo at walang ano-ano'y may malamig na hangin ako naramdaman sa aking batok. Takot na takot ako noon, kaya naman kahit hindi pa ako tapos maligo, ay nagtatakbo na ako palabas ng CR. Nasalubong ko si Ate Maddie at sinabi ko sa kanya ang nangyari sa akin sa loob ng CR. Sinabihan niya ako na huwag matakot at wala lang daw yun. Masasanay din daw ako. During this time, nagsisisi ako kung bakit inalis ko pa sa katawan ko ang aking pangontra. Binilhan po kasi ako ni tita ng pangontra dahil lapitin na nga daw po ako. Iniwan ko po ito nung araw na umalis ako papuntang Dubai. Lumala ang pagpaparamdam sa akin lalo na sa gabi. May mga oras na palakad-lakad ng pabalik-balik ang isang babae sa aking paanan. Kuminsan naman ay hihilahin niya ang kumot ko na nakatulakbong sa akin, kaya namayat ako ng sobra sa isang linggo na pag-stay ko pa lang doon. Sinabi ko sa uncle ko ang mga nangyayari sa akin at nakiusap ako na ayusin niya ang visa ko, pero panahon kasi yun ng Ramadan nung time na yon, kaya sarado ang mga opisina. Iyak ako noon ng iyak, pero nilakasan ko ang aking loob. Ang mga kasama ko sa loob ng hotel ay namin ay sinasamahan ako mag-grocery tuwing hapon sa kapagpatak ng 6 p.m. Baliktad na rin ang aming naging routine. Thankful ako sa kanila dahil nag-adjust sila para sa akin. Sa gabi, nanonood kami ng mga movie at sa umaga kung kailan tirik na ang araw, doon na kami natutulog. Akala ko tapos na ang lahat ng pagpaparamdam sa akin. Pero pagkalipas ng 3 linggo, mas lumala pa ang nangyayari. Nakalipat na ako ng kwarto kasama ni Ate Maddie kasi matagal na rin ako nag-i-stay doon. Yung ibang bagong dating, minsan kinabukasan o pagkalipas ng 3 araw, aalis na rin. Isang umaga, 7 a.m. noon, matutulog na sana ako nang may marinig akong iyak ng isang babae. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang itsura niya. Nakaupo lang siya sa dulo ng kama ko at nakatalikod. Umiiyak. Paglingon niya sa akin, ay wala siyang mata at napakapangit ng itsura ng mukha niya. Nangulubot at medyo naaagnas na. Ang kanyang mga mata ay puro itim lang na may tulo pa ng dugo sa bisngi na mukhang naging luha na niya na tuloy-tuloy lang ang pag-agos. Takot na takot ako that time. Kahit anong dasal ko, hindi siya umaalis at sinasabihan niya pa ang dasal ko ng Our Father at Hail Mary. Bawat pikit ko ng mata, yung mukha niya lang ang nakikita ko. Kaya naman nagkasakit ako nung nandoon ako. Lalo na at hindi ako nakakatulog. Dasal lang ako ng dasal. Minsan kinakausap ko na siya
para na akong nababaliw. Sinasabihan ko siya na umalis na siya at hindi ko siya matutulungan. Akala ko, ako lang ang ganun. Pati pala si Ate Lynn, ganun din ang nangyayari sa kanya. Siya kasi yung katabi ko na bed sa gawing kanan. Ganun din yung na-experience niya. Sabi ko noon, hindi pala ako baliw. Hindi lang pala ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob kasi kinabukasan, dumating na yung visa ko at may schedule na rin ako na flight pabalik sa Dubai. Simula noon, hindi na nagpakita yung babae. Hanggang ngayon, nananaginip pa rin ako tungkol sa kanya at sa mga karanasan ko sa Kish. Pero hindi na madalas kasi ngayon may pakontra na ako at nangako ako sa sarili ko na never ko na ulit huhubarin ito kahit anong mangyari o kahit saan man ako magpunta. Marami pa akong kwento lalo sa nung college pa ako, pero hanggang dito na lang muna, Clark. Maraming salamat sa pagbasa at mabuhay iyong channel na pinopromote ko rin sa mga kaibigan ko na may interest sa mga ganito. Hello, Momshi. It's me. I'm using another account. Sana naman po ay makilala mo ako. Ako po yung laging Momshi ng Momshi sa'yo sa YouTube channel mo. Ang sarap ng feeling na makakwentuhan kita sa comment box at marinig ang mga sagot mo sa vlogs mo. By the way, before ako mag-start ng kwento, ako nga po pala si Jeff. Palayo ko lang naman po. Mahirap na magbigay ng full info, baka masira o may masira tayong ibang tao. Heto na nga, dahil alam kong ayaw ng mga listeners ni Momshi ang mahabang intro, sisimulan ko na ang kwentong ibabahagi ko sa mga kapwa kong mahilig sa aswang, engkanto, at etc. na nakakatakot. Ang kwento kong ito ay tungkol sa aswang, pero may idadagdag akong extra story para naman hindi kayo ma-board at syempre, gusto ko rin na masatisfied si Momshi ko. Tubong Bacolod po ako at dito na rin ako po ako lumaki. Nung unang araw ng pagkapanganak ko, nag-decide agad ang mga parents ko na lumayo sa kani-kanilang mga parents para maging matatag na pamilya sila, yung hindi umaasa sa pamilya. Isa pa, mahirap lang din naman ang mga parents nila. Sa desisyon na ito, si Mama ang nangunguna at sinang-ayunan naman ni Papa kasi mahal na mahal niya si Mama. Kaya eto na nga, yung unang place na nilipatan nila Mama ay isang kubo, somewhere in Bacolod, pero sa medyo liblib na lugar. Dati kasi, ang lugar ng Bacolod ay sugarcane plantation o hindi naman kaya mga palayan. Karamihan mga nagkukumpulang mga damo na animoy kagubatan. At alam ko yung iba ay magtatanong na din kung may gubat ba dito sa amin. Opo ang sagot ko. At mamaya may mga nilalang na din po akong ibabahagi sa inyo sa bandang gubat na part. Pero balik muna tayo sa kwento kung saan unang nakalipat ang parents ko. Mag-isa pa lang ako that time. Panganay po kasi ako. Nagawi nga kami sa isang lugar na medyo malayo sa baryo. Nangungupahan lang naman kami nung una kasi daw bago pa lang. Yung itsura ng bahay eh, typical na kubo talaga. Merong kusina o palayas kung tawagin sa amin, may ibabaw na bahagi na kung susukatin mo ang hagdan, mga 5 to 7 stairs lang naman, kaya sobrang maliit lang. Nung unang umaga, syempre hindi pa kaya ni Mama kasi nga kapapanganak pa lang sa akin. So si Papa nang decide na wag muna magtrabaho. Habang naglilinis sila ng bakuran, may biglang dumaan na matanda na animoy ang sama ng tingin sa mga parents ko na para bang manlalapa na di mo malaman kung may nagawa ka bang kasalanan
o hindi lang talaga welcome sa kanila ang mga bago. Hindi naman yun pinansin ng parents ko at bumati na lang sa matanda ng magandang umagay tiya o alis sa Tagalog tama. Kinagabihan, walang ilaw at ang tanging liwanag lang nila ay gasera na hindi mo alam kung ilang oras lang din magtatagal kasi limited lang naman yung laman nitong gas. Habang lumalalim na ang gabi, napapansin ni Papa na namamawi si Mama kahit na malamig naman sa kubong tinutuluyan nila. Kaya binuksan ni Papa ang bintana at akmang pagbukas, siya po naman ang pagdaan ng isang malaking ibon na hindi mo mawari kung anino lang ba o sadyang madilim lang talaga. Agad na kinutuban ang masama si Papa at kinising si Mama. Sinabing magbantay at hawakan ako. Baka maaswang daw ako na tila naman hindi sinang-ayunan na mga nilalang na nagbabantay sa akin o nakatingin sa akin. Si Papa muling ibinalik sa pagkakasara ang pintana at nagmatsyag habang nakasandal silang dalawa ni Mama at naghihintay ng umaga. May narinig silang kaluskos sa may pader na agad naman sinaksak ni Papa ng jungle knife niya. Agad may sumigaw na isang baboy na tila ba nagwawala sa sakit. Sa hindi malamang eksaktong lokasyon ng katawan, tinamaan ni Papa yung baboy. Biglang napatigil ang nilalang. Siguro, vital part yung tinamaan ni Papa. Akala nila Mama at Papa, wala na yung nilalang. At nagbiro pa nga si Mama at sinabing, sagad-sagad si mo pang, ba paano mo to natakpan nga ara to siya? Or in Tagalog, ang galing-galing mo naman pa, paano mo nalaman na andyan banda yung nilalang? Sabay tawa nilang dalawa. Nang biglang may parang kung anong malaking nilalang ang bumangga sa kubo, napasigaw si Mama at si Papa naman ay mukhang nagmamatsyag lang. Sabi ni Mama, napansin niya na si Papa daw nakatingin lang sa sahig kung saan nakikita ang anino ng tao, pero nagtataka siya bakit sobrang lakas ng pagkakabangga ay mukha namang napakanipis lang ng pinagmumula ng anino. Walang ano-ano, sinabihan ni Papa na tumayo si Mama kasi nawala ang bumabangga at pumunta sa gitna ng kubo at hawakan daw ako ng mabuti. Si Papa naman nakatingin sa palibot ng bahay pero sa butas lang naman ang sahig mong mabase kung may anino bang lumalapit o wala. Nung tumahimik ng paligid, ilang segundo lang ang lumipas ay may biglang tumunog na ibon na nalaman naman agad ni Papa na aswang, yung huni ng inahing manok na tumatawag ng mga sisiw. Agad namang doon sumagot si Papa na, bukas na bukas hahanapin kita at yung sugat mo dadagdagan ko hanggang sa maputol yung ulo mo at ipagkakalat ko rin sa buong barangay ang kahayupan mo. Agad naman tumahimik ang paligid at naramdaman naman nila na wala na yung aswang. Pero si Papa hindi maka-move on at pinatulog na lang si Mama sa kanyang hita at ako naman ay kinarga. Habang tulog kami, si Papa naghintay hanggang umaga nakatabi ang jungle knife niya. Kinaumagahan, nag-decide ang parents ko na umalis na lang at napilitan tumira pansamantala sa bangko na pinagtatrabahuhan ni Papa. Guard po pala si Papa kung hindi nyo na itatanong. Ikalawang kwento. Eksena sa bangko na tinitirahan namin. Yung itsura ng lugar ay napaka-creepy. Ayon kay Mama, napakabigat ng pakiramdam niya sa lugar. Pero wala namang silang choice kasi nga gabi na. So eto na nga. Habang natutulog na sila sa isang kwarto doon sa bangko, may narinig silang mga kalabog ng paa na agad namang pumukaw ng pansin ni Mama. Nang akmang gigisingin ni Mama si Papa, tinuro naman ako agad ni Papa
na di naman pala tulog. Sabay sabing, "Tanawa bata mo o, oh, daw sa piyo daw kakitagid." Na in Tagalog, "Tingnan mo yung anak mo, ang yabang parang nakakakita na." Nasabi yun ni Papa dahil nga ilang araw pa lang ako at malabo pang makakita. Pero that moment daw ay nakatawa ako na para bang may tinitingnan at pinapatawa ng kung anong hindi makitang mga nilalang. Napansin din nila Mama at Papa na may maliit na bakyang gumagalaw na mag-isa na parang sumasayaw. Sa labas naman, parang may kabayong naglalakad. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, yung pakiramdam nila ay biglang napalitan na para bang sila na Mama at Papa ay nasa fiesta, yung parang napakasaya. Si Papa tumawa na lang at natulog. Si Mama naman, hindi maalis ang takot, kaya kinausap niya yung mga nilalang at sinabing, "Mga Mego, tikaan niyo lang akong bata, pantayin niyo lang, pero hindi niyo pagsakita ah, kagkawa kay kaluoy man langgalangga ni daan namon." Which in Tagalog is, "Mga kaibigan, kulitin niyo lang yung anak ko, pero huwag niyong gagalawin ha, bantayan niyo lang, at huwag niyong kunin, kawawa naman at mahal na mahal namin to." Bigla na rin daw sumabay sa sayaw yung bakyang maliit or maliit na tsinelas na kahoy ang tapakan. Yung daddy ko, umuunga-uga, mag-isa na animoy nagsasayaw ulin. Si Mama, nakatulog na rin, kasi daw ayaw ko rin naman daw dumede. Inaalis ko daw yung daddy sa bibig ko at parang iiyak daw ako sa tuwing iistorbohin sa pagtawa. God is good, and even His fallen angels had a wonderful heart. Kailangan lang talaga natin silang respetuhin. Marami pa po akong gustong ikwento sa inyo, pero haabutin tayo ng ilang linggo, kaya eto na lang po muna. Shout out na rin po pala kay Idol Sack. Ingat po lagi, Mamshi, pati na rin po sa mga readers. Always pray to God. Okay, so ayun yung mga kwento na pili ko na ilahad ngayong gabing ito sa inyo. The first one is yung kwento na, ng friend natin na si Ika. Nangyari is yung tungkol sa hotel, nabubulol ako, dun sa hotel na kung saan siya nagstay, it turns out na haunted pala yun, lugar na yun. And then, ang nakakaano dito is hindi ito nangyari dito sa Pilipinas. So, ibang bansa. And then, kasi parang interesado talaga ako malaman kung talagang may mga multo rin sa mga countries na hindi naman talaga Katoliko, like yung mga katulad dito, Muslim country yung pinuntahan niya. Okay, so parang malapit sa Dubai. So yun, interesado ako malaman, yung mga taga Dubai, so meron din ba talaga itong mga multo doon? So wala pala talaga yun sa religion, no? Kasi parang mas na-associate ko kasi, well, ako lang naman to ha, so correct, opinion ko lang naman to. Kasi parang more on, na-associate ko kasi yung mga multo, yung mga ganyan kababalaghan, sa mga katulad natin mga bansang mga Catholic or mga yun nga Catholic yung may mga Chinese siguro ganyan, pero sa mga Muslim na bansa hindi masyado ako nakakarinig ng ganyang klaseng kwento, okay, na may mga multo sa kanila. So naniniwala rin yung mga Muslim sa multo, I suppose, or may mga encounter rin ba sila mga versions, kasi parang wala akong masyadong talaga narinig tungkol dun sa kanila, yung mga kung meron ba silang version ng duwende, kung mayroon ba silang version ng mga kapre, ganon, sa mga Muslim. Okay, so yun. Well, hindi yung Muslim nandito sa Pilipinas, ha. Kasi alam ko may mga kwento rin na tungkol sa mga aswang or mga ganon, na bandang Mindanao. Pero yung ibig ko sabihin, yung mga Middle East, like sa Saudi, may kapre ba dun sa Saudi? Meron ba dun mga tikbalang? O may parang ganong klase? So, please let me know, guys, sa comment section. Interesado talaga akong malaman. Okay, mabalik tayo dun sa kwento ni Ika. So, actually si Ika, nagbigay siya sa akin ng picture niya, ng picture ng hotel. Pero syempre, wag ko daw i-share sa iba. Okay, so for my eyes only lang. Yun, maganda siya actually. Maganda si Ika. And then maganda yung hotel. Hindi mo akalain talaga na haunted yung lugar o haunted yung place.
kung malalaman ako makikita mo lang siya based dun sa picture, akalain mo parang ang ganda magstay doon, siguro komportable. Talagang looks can be deceiving, kumbaga. Okay? Interesado lang ako malaman, ano kaya yon? So, hindi ko, sana nagtanong si Ika or Ika ko nanonood ka ngayon, natanong ba kung bakit ganun yung history ng place na yon? May mga namatay ba doon? May mga pinatay ba siya? May pinatay ba doon sa lugar na yon? Or may sakuna bang nangyari kaya may nagmumulto doon sa lugar? Interesado ako malaman, Ika, kung nanonood ka. So, pwedeng message mo na lang sa akin ulit sa dun sa Gmail. By the way, guys, yun nga pala, habang nabanggit ko na yung Gmail. Kung may gusto kayong mga stories na gustong ilahad din sa ibang tao, please, pakisend na lang po doon sa dollsandspooks at gmail.com. Nalagay ko rin dito sa screen yung email address. So, yung may mga tatanong kung okay lang daw ba i-share nila yung story nila. Of course! Okay, pwedeng-pwede po. So, gustong-gusto ko po na mag-share po kayo ng mga stories sa akin. At sabihin ko lang po kung gusto niyo pong ilahad sa ibang tao o yung gatulad nito, gawa ng video para magawa po natin ng video, okay? And then, yun nga po, andyan yung may mga tao rin po na nagtatanong din na humihingi ng tulong kay Zack para matulungan ni Zack sila sa mabigyan ng advice. Pwede rin po yun. Kasi dalawa na yata yung ganun yung, or tatlo na yata sila na humingi ng tulong. And si Zack naman, kapag may time siya, sumasagot naman talaga siya. Although nasa bakasyon pa rin siya, hindi pa rin tapos yung bakasyon niya. Okay, kaya medyo nadidelay yung kanyang pagsagot. Pero yun, sumasagot din naman siya eventually. Okay, pabalik tayo dun sa kwento. So yun nga, so tama lang ang ginawa ni Ika, nagdasal na lang siya, hindi naging matatag siya. Mabuti na lang nga at nagawa ng paraan para makaalis siya dun sa lugar na yun. Kasi parang feeling ko kapag nagtagal pa talaga siya dun, baka may kung anong mangyari na sa kanya kasi hindi nga daw siya nakakatulog na, hindi na siguro siya mapalagay. And then yun, naapektuhan yung health niya, pumapayat na siya ng grabe. Parang sobrang stressful ng nararamdaman niya ng mga time na yun. So yun, thank God at nakaalis din siya sa lugar na yun eventually. So Ika, kung may update ka pa tungkol sa story na to, may iba pang kwento na hindi ka nabanggit, so feel free to share the story. And then yun nga, para mabigay din natin dun sa mga nanonood ngayon sa atin, yung mga kaibigan natin dito sa channel, I'm sure na interesado silang malaman kung ano pa bang ibang mga kwentong nangyari doon or maaaring sa ibang lugar na nangyari sa iyo. Since feeling ko marami kang experiences tungkol sa mga multo kasi may panangga ka nga. So ibig sabihin, may ganun ka na talagang experience kasi hindi ka naman magkakaroon nun kung wala naman talaga, diba? So ayun. Anyway, so thank you, Toy. Thank you talaga, Ika, sa pag-share ng kwento. Okay. Doon naman sa isa pang kwento natin, yung tungkol sa yung birth of a 1 in a million gifted child. Okay, sobrang natuwa ako actually. Siya talaga yung nagbigay ng title na yon. Hindi ako yung gumawa ng title. So, pinili ko na i-retain na lang yung title na yon kasi nakakatuwa. So, parang yung title pa lang, parang magiging interesado ka nang malaman kung ano ba yung kwento. Sana si Jeff, mag-share ko pa rin ng mga iba pong stories. Actually, medyo matagal niya na shinare to, nung November pa. Ngayon ko lang nabasa. Pero promise guys, yun nga. So, lahat ng mga kwento na binibigay nyo sa akin, babasahin ko rin siya eventually. So, nakaka-excite yung nangyari doon kila Jeff. Kasi buti na lang at matapang itong tatay ni Jeff. And then, itong nanay din niya, Alisto rin. Ngayon, kaya walang nangyaring masama sa kanila noong time na sinalakay sila ng aswang. Mabuti na rin, maganda na rin yung naging desisyon ng parents niya na umalis na lang din dun sa lugar na yon. Since mukhang hindi sila titigilan ng aswang na yon. Ang sad lang kasi napilitan silang tumira dun sa bangko. So, Jeff, kung nanonood ka ngayon, anong gano'ng katagal kayo dun sa bangkong yun? So, dun ka na ba talaga lumaki or naghanap din kayo ng eventually ng matitirahan? Kasi hindi ko alam na pwede palang tumira doon yung mga empleyado o yung guard dun sa place kung saan siya nagtatrabaho. Alam ko may mga barracks pero hindi ko alam na pwede palang dalhin yung mga pamilya doon sa ganyan. Sa mismong trabaho. Siguro, naging understanding na lang yung may-ari noong kumpanya o yung agency kung saan nagkatrabaho yung tatay ni Jeff kaya pumayag na sumama pati yung mama at saka yung baby doon. And then, nakakagulat lang kasi siguro ganyan yung title kasi feeling ko marami pa rin kwento tong si Jeff na tungkol dun sa mga engkanto or naman lupa siguro na
nakikipaglaro sa kanya kasi nagsasayaw na parang bakya at saka may parang as kabayo. Inisip ko tuloy, ano yung tekbalang ba yun? Kasi yung bakya, ano yun? Multo? Multo ba to? Kasi parang bakya lang na sumasayaw. Curious talaga ako kung ano yun. So sana Jeff, mapaliwanag mo kung sino ba itong mga kaibigan mong ito. And then, ano pa ba yung mga kwento tungkol sa kanila na maaaring na-experience mo? Okay, so ayun lang muna ngayon guys. Ay, guys, tanongin ko pala, okay pa sa inyo yung way na pagbabasa ko ng kwento ngayon? Yung, kasi ginawa ko parang pabulong siya para maging parang creepy. Feeling ko parang creepy siya. Pero nung pinakikinggan ko, parang pa akong lasing. Parang kasing ganun yung dating sa akin eh. Parang para akong lasing na parang masyadong mabagal yung pagkaka-deliver ko ng story. So just tell me guys kung mas preferred nyo ba ng ganito or normal speaking voice ko lang para malaman ko kung ano ba yung mas maganda kong gawin and then para mas mapaganda yung way na pag-share ko ng story. So ayun lang muna ngayon guys. Thank you talaga sa pasensya ninyo. Promise hindi pa rin po ako titigil sa pag-upload ng video. Okay, so thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Nagustuhan niyo ba yung napanood ninyo? Kung ganun, bakit hindi pa kayo nagsisubscribe? Mag-subscribe na at panood ng mga videos na sishare namin sa susunod. Or else, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Mwahaha!